Alas 5 ng hapon kahapon nang i-report ni Marvin Matias Salvino sa Buguias Municipal Police Station na nakita na niya sa harap ng grocery store ang kanyang halos isang buwan nang nawawalang motorsiklo. Agad itong pinuntahan ng mga pulis. Pagdating sa lugar, naaktuhan nilang nagmamadaling sumakay ang suspect na kinilalang si Joel Pasigon Alingba. Yung suspect na to is akma naman na tatakbo or tatakas, and dahil mabilis ng ating pulis na-apprehend ito, at well, nung na-apprehend siya, nakita yung protruding na tawag dito na hand grip ng kanyang baril, at nung chinek ng ating mga pulis nakita nga na ito isang baril, at nang tanungin kung mayroon ba itong pertinent documents para sa kanyang pagdadala ng baril, wala naman itong naipakita, kaya siya ngayon ay inaresto. Haharap siya sa kasong paglabag sa Republic Act No. 120 o Qualified Theft at COMELEC Resolution No. 10728 o COMELEC Gun Ban. Nakakulong ngayon ang suspect sa Buguias Municipal Police Station. Tatlo na ang nahuling lumabag sa gun ban sa Cordillera. We are expecting din yung cooperation ng ating public kapag lalapit sila sa mga checkpoints, buksan nila yung ilaw nung sa loob. At ganyan din yung panawagan natin na siyempre, plain view doctrine lang naman yung ating gagawin dito. So hindi tayo maghalukog dun sa mga ano. Kaya irerespeto naman natin yung karapatan ng mga ating kababayan nang naayon sa batas. Nagsimula ang gun ban noong ika-9 ng Enero. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.